Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Guys, so magandang araw ulit sa inyo. At yun nga, dumayo tayo ulit dito sa may Bukalwan, sa may Pila, Laguna. At binalikan natin yung farm na nabisita natin. Dahil nga, ngayon meron tayong naabutang pag-harvest ng mga ornamental fish dito. So ngayon, check natin guys kung ano yung mga makikita natin dito. So, kung mapapansin nyo guys, sa last vlog natin, ayun o, yung pinakita ko sa inyo, ito meron silang mud pond. And meron na sila dito mga concrete pond. Mamaya magugulat kayo dahil ang bilis ng upgrade na ginawa nila dito. Ito guys, tingnan natin. Ay, grabe, ang dami na ito guys. Ayan o. Ayan, mga platino ko yan o. Platino. Platino, tsaka balloon. Mga more or less kaya, Jay, mga ilang piraso yung mga nandito. Ito siguro mga 6,000. 6,000 yun. Mga, ito pa lang sa isang ano na to? Sa isang hapa. Hapa na to. Mm-hmm. Dami yun din. Guys o. So ito, yan yung mga ililipat natin doon sa concrete pond. Okay, para sort of. Mm-hmm. So guys, yung mga naandito na isda ay mga platy, may mga molly din tayo nakita dito. So i-assort nila yan by size, tsaka kung anong klase, at ililipat dun mamaya sa concrete pond. And ito yung farm na nabisita natin, siguro wala pang isang buwan. Ayan, magtataka kayo kung bakit tayo bumisita rito dahil meron tayong transaction dito. At yun nga, meron silang pinarbes. At magulat ako ngayon kasi meron na sila mga bago dito, mga dating na isda. Ayan o. Marami sila dito guys, mga feeders, mga oranda. Ayan, maganda ng mga kulay guys. Oh. Pansin nyo dito, ito yung pinagmamalaki ko dito sa farm na to. Dahil bukod sa malinis, yung nakikita nyo yan, na setup, quality, pati mga isda dito guys, ang gaganda. Ayan o, oh. Tingnan nyo guys, napaka-solid. So ito, pakita ko muna sa inyo kasi marami silang mga inangat ngayon dito. Meron silang mga auratus na cichlids. Ayan. Tapos may mga polar parrot din dito. Ito, yung ordinary, at saka meron din silang mga ito, mga platinum, ayan o. Tapos sa baba, meron sila ditong mga danyo. Ang dami dito, guys. Ito, meron pa silang mga platy. Ayan o. Mananawa kayo dito, guys, sa mga i-order niyo dahil kaya nilang i-cater yan kahit 1,000 pa. Ayan, tapos dito sa setup na to, guys, nandito yung pinakita ko sa inyo na mga pairing ng angelfish. Ayan. Ayan. So, 100 breeders yung mga naandyan. Tapos, yung iba, mga prey pa, mga maliliit pa. Ito, mga itlogin pa yung iba. Tapos, ito, meron sila dito mga blue tetra. Ayan, guys. Mga purple. Ayan, ang gaganda, oh. Mga market size na rin yan. So, nagulat talaga ako dito kasi, guys, nung binlag natin to, siguro mga isang buwan pa lang nakakalipas. Pero, ito, yung pinuntahan natin dito dati guys, ito wala pa tong laman. As in construction pa to dati, wala pa tong mga nakalagay na mga isda, tsaka yung mga naandun sa unahan. Pero nagulat talaga ako kasi ngayon, gawa na sila. Ayan o guys o, grabe, napaka solid. Ayan o. Tapos ang dami na namang laman na isda ngayon guys. Ayan o, dami mga molly dito. Yan. Tapos meron pa sila dito mga gapi. Ito, ito yung mga naandito. So halo-halo pa rin dyan guys. So nung bumisita tayo dito guys, yung pinakita ko sa inyo, gaya nga na sinabi ko, etong farm na to highly recommended. Kasi bukod dun, kung mapapansin nyo, tingnan nyo naman, para tayo nasa Thailand. Kasi yung setup nila dito ang ganda. Tapos centralized yung mga piping, lahat ng mga aeration nila. Tingnan nyo yung mga isda. Grabe, ayan o. So dito guys, pag pumunta kayo dito, ang mga isda na kalimitan ng mga naandito is marami silang cichlids, meron silang mga glowfish. Ayun o, ayun o, tingnan nyo yan guys, ayun o. Ayan, may mga glowfish sila dito. So, ang dami nyan guys, ayun o. Tingnan nyo guys, solid. Ayan o, so may mga danyo sila dito. Marami silang danyo, may mga platy, may Oscar, may mga parrot, polar parrot. Marami, marami kayong pagpipilian dito guys pag pumunta kayo dito. Ayan. So sa mga magtatanong guys, pwede nyo bisitahin itong farm na to sa Pila, Laguna. At pwede nyo i-check yung FB page, Jaja Ornamental Fish Farm. Ayan. So mamaya ilibot ko pa kayo dun sa dulo kung ano pa yung mga isda na naandyan guys. So eto guys, nandito tayo sa area nila kanina yung pinakita ko sa inyo. Ito yung display tank nila ngayon. Tapos nandito yung mga pond ng mga breeders nila.
So magkabila, tapos yung mga nandoon, yung malaking pan na pupunta natin mamaya ay dyan yung mga parang nursery nila na pinalalaki yung mga isda. Tapos ito, ito yung pinakabago nilang setup na naandito. So yung mga ibang sosobra at hindi kaya nang i-cater ng pan na mga naandoon dahil sa sobrang dami, dito nila tinatransfer yan guys. Ayan o. Nagulat talaga ako sa improvement na ginawa nila dito at nagpapasalamat tayo ng lubos-lubos, especially kay Ma'am Jaja at kay Sir Noel sa owner ng farm at pinayagan tayo uling makabisita dito. So yan, may nais pala tayo dito guys. Breeder na ko, so possible makapag-breed sila niyan soon dahil ayan, pinapalaki nila yung mga ibang isla na naandito at may mga oranda pa sila. Dito naman guys, eto, mapapansin nyo marami kayong mga nakikita dito, mga fishnet dito, pero usually, ito yung mga galing dun sa concrete pond. So, dito nila sinisegregate by colors, by size, at kung anong klase. So, gaya nito, yung mga naandito ay mga long pin na green daan nyo. Ito yung mga sample guys. Oh. So, may mga neon color sila, neon green. Ayan. So, iniiwalay nila. Tapos may yellow. Ito. May mga long pin kasi sila dito. Tapos ito may mga pink. Grabe, ganda na ito guys, oh. Tapos ito pa. Ayan. Tapos may mga barb din sila dito. Ayun, may mga glowfish pa tayo nakita doon. Ayan. So maraming isda dito guys. Mananawa kayo dito pag pumunta kayo. Dito guys, itong hilera naman na to. Yung nabanggit ko kanina. Ito yung breeder pond na mga isda nila. Na ito, meron sila mga platinum na polar parrot. Ayan. Ayan, makikita nyo. So dito guys, sa pond na to, merong mga pasuyan dyan sa ilalim na kung saan dyan na sila nagbe-breed, nagpaparami. Dito naman sa kabila, ganun din. Ito yung ordinary na kulay ng polar parrot. May mga paso pa rin dyan. May mga pipe, may mga PVC pipe na kung saan yun yung ginagawang hide at dyan na rin sila nagbe-breed. Ayan. So sa mga nagbabalak at gustong pumunta rito, pwede kayo mag-walk-in. Basta magpaalam lang muna kayo sa may-ari. Open sila ng 7 to 5 daily. Ito pa yung mga ibang cichlids nila dito na mga breeder size. Ayan o. Medyo dark lang din yung kulay kaya hindi natin masyado mapansin. So ito pa yung mga ibang polar parrot. Ayan o. Ayan. Kaya kung mapapansin nyo dito guys, tingnan nyo. Direct sunlight yan at tingnan nyo may lumot. Pero goods na goods pa rin sa mga isda. Ayan o. Ito guys, oh, may mga prime na naman sila dun sa dulo. Ayan, kung mapapansin nyo, yung mga maliliit na yun, ayan, mga prime nila yan. Grabe. So, dito naman, meron silang mga molly, ayan. Platinum molly. Dami yan guys, oh. Tingnan nyo naman guys. So, ito, yung mga panda na andito guys, kaya mag-gather nito siguro mga 6 or 10,000 dito pa lang sa isang ganito. What more pa hanggang dyan. Talagang libuhan yung pwede nyong i-order dito guys. Mag PM lang kayo dun sa may-ari kasi nga marami nang nagpupunta nung simula nang napanood nila yung vlog natin. Marami nang mga umorder, so halos nagkanda ubos-ubos. Ayan. So ngayon nagkukondisyon uli sila ng mga breeder nila dito para uli makapagpa ship uli ng panibagong batch. Ayan. Tapos meron sila dito mga first scale nila dito, mga I think imported to kasi lalaki ng mga body size. Ayan. Dito naman sa area na to guys, ito yung sinasabi ko sa inyo na parang Olympic size na swimming pool. Kasi from dun sa dulo na yon hanggang dito, tingnan nyo kung gano'ng kahaba yan guys. Ayan. Pakita ko sa inyo. Tingnan nyo kung gano'ng kahaba. Ilang piraso yan. So, isa, dalawa, tatlo, apat, anim guys. Ayan o, anim na ganito kahaba. Tapos ang mga laman dyan, ito, nandito yung mga danyo. So, halo-halo na to, may mga danyo dito. May mga molly, may mga polar parrot. Ayan o. Tignan nyo guys kung gano'ng karami. Talagang mananawa kayo sa mga isda dito. Ayan. So punta tayo dito sa may side na to. So dito, hindi sila nangangamba na pansinin nyo may mga fishnet sa ibabaw para doon sa mga predator. Eh, hindi maka-atake dito yung mga ibon, no? Eh, yung kagandahan dito sa farm kayo may mga fishnet sa ibabaw. Tapos eto, may mga drainage system sila na kung saan yung mga overflow na galing ng mga pond. So yung mga naandito, yung mga galing dito, dito na yan babagsak sa palayan. Tapos eto, meron tayo nakita dito mga fry. Ang dami ng mga fry nito ah.
And guys, yung mga maliliit na yan, mga pre yan, hindi ko lang alam kung ano yung klase na naandyan kasi natatambakan siya ng mga hornwort. Ayan o, daming mga hornwort nila dito. Tapos eto, yung mga balloon molly, ayan o. Yung mga balloon molly nila dito na pinakita ko sa inyo, sobrang laki hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago, ayan o. So mamaya, papakikita ko sa inyo yung mga sample niyan. Punta tayo dito. So dito naman sa area nito, ito yung binanggit ko sa inyo na pinaka parang nursery nila kung saan ito. Dito nila pinapalaki yung lahat ng mga fry na galing dito sa mga breeder pond. So ayan, may mga danyo ulit tayo nakita dito. Lahat ng color available sa kanila. So ayan o, ang kagandahan talaga dito yung patubig, isang advantage doon kasi yung tubig nila dito is deep well. So sobrang ganda nun sa mga isda. Ito naman ay mga long pin danyo, nag-green danyo na long pin, ayan o. Ayan. Tapos ito pa. So kanina naabutan ko sila dito na pag dating natin ay naglilinis sila ng pond. So kung mapapansin nyo, ito wala pang laman. So hanggang dun sa dulo may mga nakalagay ng mga saging kasi nga kumbaga inaano nila, nireset nila ulit itong ganitong setup. Tapos ito pa. Ayan o, dami pa nito guys. Lalapitan na lang dito. Ayan. So eto naman, pag gantong oras kasi guys, medyo mainit. Ano yan eh, nasa ilalim sila pero kalimitan, umaangat din sila. Ayan, dami oh. Grabe. Siguro etong isda na to, mga months old pa lang to. Ayan. Talaga mananawa kayo at mag-i-enjoy kayo pag umunta kayo. Tingnan nyo naman guys, ayan oh, kung gaano kalawak yung farm. Kaya talaga nag-enjoy ako dito kapag bumibisita tayo. Ito yung kaninang nililinis nila. So ayan, ang ginagawa nila dito, pag makapansin nyo, sobrang linis ng ilalim. Pinipressure wash nila yan para matanggal yung mga lumot-lumot. Tapos after no, lalagyan na nila ng tubig. Ayan. So ito yung mga overflow nila oh. Ganda, galing. So guys, sa mga magtatanong dito at gusto mong order, ilalagay ko yung FB page dito ni Ma'am Jaja na kung saan sa mga ibang detalye. Ayan, pwede kayo mag-inquire dyan. At about naman sa shipping, kung kaya naman ng Lalamove, nag-deliver din sila. Ganun din sa mga malalayo, pwede nyong i-ask yan. At kung may minimum, ayan, PM nyo lang si Ma'am Jaja.